Guys, missing in action pa rin itong si Mikey Williams. Nabugbog ng husto ang talk and text sa kamay ng Chiba Jets sa Japan sa kanilang opening game para sa East Asia Super League. Hindi nakatulong sa tropa ni Jojo Lastimosa na wala si Poy Eram dahil sa injury. Wala rin si RR Pugoy due to heart condition at nasa 10-day vacation naman si Calvin Octana after ng Asian Games Gold Campaign, ay wala pa rin ang kanilang star player na si Mikey Damoon Williams. Kumukuyakuy at nagpapasarap pa rin sa Amerika ang former Rookie of the Year. Di umano'y hindi raw parte ng kanyang kontrata ang maglaro sa East Asia Super League. Sa ating palagay, malapit nang mapuno ang salop sa mga kaimposiblihan ng PhilAm player na ito. Baka kalusin na ito ng TNT Management. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang video ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Maikli ang naging tugon ng pansamantalang coach at team manager ng Talk and Text na si Jojo Lastimosa nang tanungin tungkol sa kanilang star player na si Mikey Williams. Ang may balita raw siya ay si Calvin Octana na binigyan ng well-deserved vacation after na maging party ito ng Gilas Pilipinas na sumungkit ng gintong medalya sa Asian Games. Pero tungkol daw kay Mikey Williams, wala raw siyang alam. Team manager nga si Jolas at interim coach pa ng TNT, imposibleng wala siyang alam sa panibagong pakulo ng kanilang player na minsan na rin nag-inarte ng ganito. Ayaw na lang sigurong magkomento ni Jolas dahil baka makapagsalita pa siya ng hindi maganda. Kung inyong natatandaan, ayaw din ni Mikey Williams noon na mag-join sa kanyang team. May personal matter pa raw itong inaasikaso sa US. Bandang huli, 2 beses daw na iwan ng eroplano. Ngunit ang totoo, ayaw pala talagang sumakay ng eroplano pabalik sa Pilipinas hanggat hindi nasusunod ang kapricho. Hanggat hindi pumapayag ang TNT Management para sa kanyang contract renegotiation. Sangayon na rin sa mga kolom na sinulat noon ni Homer Saison sa Spin, nakuha ni Mikey Williams ang gusto. Napasunod niya sa kanyang kapritso ang TNT Management. Pampered na pampered si Mikey Williams sa kanyang mother team. Sumasahaw dito ng way way above the PBA max salary cap, may sariling condo unit at may personal driver pa. Noong nakaraang Governor's Cup, in fairness, nagpasiklab naman si Mikey Williams. Sinunog niya ang kampanya ng Barangay Ginebra nang magpasabog siya ng 38 points sa Game 6 kasama ang 9 na 3-pointers. Siya ang unang PBA player na gumawa ng at least 8 triples ng 2 beses sa finals. Pero sa pagkakaalam po natin, si Mikey Williams lang din ang unang PBA player na 2 beses humingi ng contract renegotiations, gayong buhay na buhay pa ang kanyang kontrata. Di umano'y nasa clause ng kanyang bagong kontrata sa TNT na may karapatan siyang i-renegotiate ang kanyang contract with the team if ever na magcha-champion sila. At nag-champion nga sila sa nakaraang Governor's Cup matapos nilang talunin ang Barangay Ginebra. At biglang-bigla, hindi na naman masaya si Mikey Williams sa sahod niyang way way above the maximum salary. Hindi na siya masaya sa kanyang libreng condo unit, service car at driver. Ayaw na naman niyang makipagkita sa kanyang mother team na kasalukuyang kulang sa player dahil nga may injury si Poy Eram at may heart condition naman si RR Pugoy. Alam ni interim coach Jojo Lastimosa, magiging malaking tulong sana kay Randy Hollis Jefferson ang shooter na si Mikey Williams kung narito lang ang kanilang PhilAm guard. Hindi sana sila matatambakan ng Chiba Jets sa kanilang opening game sa East Asia Super League. Malapit na rin mag-open ang PBA Season 48 at nasa puspusang ensayo na ang mga team. Pero wala pang planong bumalik sa Pilipinas ang Governor's Cup Finals MVP. Mukhang ibibitin-bitin ulit nito ang pagbabalik sa Pilipinas hanggat hindi nakukuha ang gusto, hanggat hindi nakakakita ng kadatungan. May kumakalat tuloy na balita na di umano'y napupuno na ang salop ng TNT Management. Kahit magaling ka pero ganyan naman na laging pinapasakit mo ang ulo ng mga coach at ang management, baka magtatanda ka kung mapapatawan ka ng silent ban.
Dalawang klase po ang pinaiiral na band sa PBA. Yung isa ay official PBA band at yung isa pa ay ang silent band. Dito po sa silent band, may gentleman's agreement ang mga team officials na hindi na lang nila kukunin ng isang player kahit gaano pa ito kagaling. May napatawa na ng silent band sa PBA at alam ko kilala ninyo siya. Sino kaya ang susunod? So guys, siyan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Efren Mendoza, James Espinole, Rosemary Juan, Louis Rodriguez and Bing Morales, Junior Cahis, Joel Atienza, Celso Gonzaga, Kyler and Kian, Arnold Salazar, Carlos Kayanan, at si Jun Biray. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.